Nung nalaglag ang Los Angeles Lakers sa first round kontra sa Phoenix Suns, ay isa sa mga sinisisi ng mga fans ay si Kyle Kuzma. Bakit kaya? Tara at ating alamin! Kung bago ka lang dito, inaanyayahan kita na mag-like, comment, share and subscribe sa ating YouTube channel. Noong 2017 NBA draft, si Kyle Kuzma ay pinili ng Brooklyn Nets sa 27th pick. Ngunit agad na na-trade papunta sa Los Angeles Lakers para sa kanyang rookie season. At noong 2019-2020 season na makuha ng Lakers si Anthony Davis ay hindi siya isinama sa trade package kasama sina Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart at multiple first round pick dahil nakikita ng Lakers management na si Kyle Kuzma ay magiging future NBA star. Sa katunayan, sa apat niyang season, itong fourth season ni Kyle Kuzma sa NBA ay ang pinaka-active niyang season. Ngunit mukhang hindi siya handa sa binigay ng Los Angeles Lakers na mas malaking role para sa kanya. Inaasahan si Kyle Kuzma na magbibigay ng malaking tulong para kay LeBron James at Anthony Davis. Ngunit si Kyle Kuzma ay naging inconsistent. Minsan maganda ang kanyang nilalaro at minsan naman ay hindi. Sa first round playoffs contra Phoenix Suns, si Kyle Kuzma ay nag-a-average lamang ng 6.3 points, 3.2 rebounds, and 1.2 assists sa loob ng 21 minutes. Sa last 2 games nila laban sa Suns, si Kyle Kuzma ay nagtala lamang ng 2 points sa loob ng 18 minutes. Kung ikaw ang Lakers management ay talaga namang nakaka-disappoint ang kanyang pinakita. Kaya naman, hindi natin maialis sa isip natin na baka ma-trade si Kyle Kuzma. Na parehas din ni Danny Green ay nagpakita ng inconsistent sa kanyang shooting sa NBA Finals nung nasa Lakers pa siya. At madaming bumatikos sa kanya nung sumablay siya sa game winner shot laban sa Miami Heat upang makuha nila ang kampyonato. Dahil sa pinakita niyang ito, agad siyang tinrade at hinanap ng kapalit. Dagdag pa dito nung nanalo ang Lakers ng championship sa 2020, ay pinotresta si Kyle Kuzma at ayaw bigyan ng championship ring dahil ito daw ay inconsistent sa practice at hindi nakapokus at inuuna pa daw nito ang mga babae. Kayo, ano sa tingin nyo? Matatrade na ba si Kyle Kuzma? Kung matatrade siya, sino ang manggandang pamalit sa kanya? Mag-comment ka lang sa baba at huwag na huwag mong kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Paalam!